Para sa ating mga kagonegosyo, busy season na naman dahil malapit na ang panahon ng gift-giving at buhay na naman ang ating mga negosyo. At dahil Linggo, kailangan mag-relax and there's no better way to rest on a Sunday morning but by learning business the gonegosyo way. Ako po si Gladys Reyes Someru, ito po ang inyong nag-iisang negosyo partner on TV. Gonegosyo, kaya mo! Alam niyo ba ang paboritong laro ng isang magaling na negosyante? Sa maniwala kayo sa hindi, maraming natuturo ang larong chess para mas lalong mapangunlad ang ating negosyo. Parang naintriga ako dyan ah. Mabuti pa, maglaro nga tayo ng chess para mas maintindihan natin. Sa larong chess, ang pinakamabisang strategy para manalo ay position analysis. Dapat alam mo kung nasa na ang negosyo mo in terms of marketability, affordability, at competitiveness. Para mas lalo nating maintindihan, let's play the role of some chess pieces. Siyempre, pinaka-importante sa lahat ang king. Ito ang pwede mag-represent sa ating capital. Kapag wala ng king, talo ka na. Ganun lang din sa negosyo. Yung rook at bishop naman represents your forward, sideward, and diagonal moves. Hindi pwedeng laging abante lang. Minsan, kailangan mo ring gumilid para makover mo ng buo ang chessboard. Mas malaking hakbang, mas malayo ang mararating. Ang mga kakaibang hakbang ng knights o kabayo para sa ating mga Pilipino ang nagbibigay thrill sa laro ng negosyo. Katulad na lang ng knights, kailangan marunong kalumukso sa kalaban. Unpredictable! Kumbaga, out of the box ka dapat dumiskarte. So given ang mga example sa mga chess figures, narito naman ang ilang chess moves na pwedeng magpaalala sa atin kung paano man nanalo sa negosyo. First, keep the pressure on. Kailangan lagi kang nasa defense at attack mode. Katulad nga ng sabi ko kanina, i-analyze mong mabuti kung nasa ng bawat chess figures mo. Baka naman may kakain na sa kanila, hindi mo pa alam. Every move counts. Pag-isipang mabuti ang bawat galaw. And more importantly, laging isiisip na every asset counts. Keyword, pagpapahalaga sa bawat bahagi ng negosyo. Sabi nga, the best offense is defense. Ang magpapanalo sa'yo sa laban ay kung gaano mo na-anticipate ang galaw ng kalaban habang ikaw ay dumidiskarte ng opensiba. Tulad na lang ng isang printer brand. Alam niyo ba sinasadya nila minsan na gawing obsolete ang ilang models ng kanilang mga printers to avoid competition at makapag-focus sa pag-innovate ng products? In effect, it gives the impression na lagi silang namumuna sa paglalabas ng iba't ibang style and configuration ng printers. Tandaan, katulad sa laro ng chess, always think ahead of your opponent. Mahalaga na nababasa mo ang diskarte niya at ihanda ang bawat galaw. Huwag tayong padalos-dalos sa desisyon. Wow, ibang klase talagang exercise na nabibigyan ng chess para sa ating mga negosyante, no? O tara, chess tayo! Malakas kumita negosyo ko. Pero simula nung nagkaroon ng kalaban, huminakita ko. At ang mas malungkot pa, mas kumikita na sila kaysa sa akin. Na-insecure tuloy ako. Ano po ba dapat gawin? Nako, alam mo, ang gandang tanong yan. Insecurities o yung mga alinlangan. Ano? Napakaganda nung storya. Nagsimula ka dun sa komunidad o sa lugar mo na ikaw yung unang nag-set up ng negosyo. Siyempre, ang competition lagi nandito papasok. So, ibig sabihin, darating lagi ang panahon na magkakaroon ka ng kompetensya. So, normally, yung sinasabi nga natin, meron tayong tinatawag na temporary monopoly. Meaning to say, kung sa ngayon at isa, dalawang taon, ikaw yung namamayagpag dyan sa lugar mo, dyan sa negosyong yan, sa dami ng nakakakita at nakikita nila na very successful yung business venture mo, I'm sure yung competition darating at parang magnet yan. Ina-attract tayo ng magnet na to na, oh, ito palang negosyong to, maganda ang kita. Ito palang negosyong to, talagang pupuntahan ng tao. Ito palang negosyong to, talagang ipapatronize ng mga consumer.
So, kailangan siguro maging ready tayo. Ibig sabihin, kung iseset up natin ang isang negosyo, eh kailangan alam na natin na meron at merong competition na darating. So, ano ibig sabihin? We need to advance. We need to take steps na mas magiging advance versus dun sa competition natin. Di ba? Kailangan, kung ito, nandito na sa stage 1 pa lang o sa level 1, dapat ikaw, kung nasa stage 1 ka o level 1, dapat nando ka na sa higher level. Tinitignan mo na what's the next step. Meaning to say, kung ang lugar mo, yung kalaban mo, gumaya lang sa'yo, create an innovation. Create something na magkakaroon ng difference doon sa pinuprovide na serbisyo o produkto ng competition mo, nang sa ganun, yung existing na insecurities mo, mawawala. Why? Pwede ka kasi mag-trendset. Dito kunyari, isang tindahan, di ba? Isang tindahan na lang sa community. Kung dati-rate, ang tinitinda lang nila, typical o yung typical na sari-sari store. Eh kung meron ka na dyan na ibang offerings, di ba? Sino pa rin ang pupuntahan? Ikaw pa rin. So, for me, ang pinakamaganda rito, yung tamang pagpaplano, advanced thinking, tinitingnan kaagad natin yung mga posibleng mangyari, and then taking something into action. Ibig sabihin, call to action na to. At yung sinasabi ko kanina yung temporary monopoly, isipin natin lagi yun. Dahil there will always be a time na darating ang competition, at pag kinain tayo ng competition, doon ang posibleng downhill. But then again, huwag natin pabayaan na babagsak lang tayo because of the competition. We need to take a step forward and then make it to the next level. Lang sa ganun, maiwasan natin yung kalaban. Dahil ang kalaban, laging nandyan. But then, kailangan lang natin magpursige na alam natin what would be our next step. Nang sa ganun, maiwasan natin yung mga insecurities. Pero tinatamad kang umalis ng bahay? Well, may negosyong ginawa para sa'yo. Why not dalhin ang party sa inyong lugar? O, di ba? Kung papano, panoorin niyo to. O, di ba? Kaya mo na magpa-party sa bahay, sa opisina, o kahit sa ang venue na gusto mo. Certified, out-of-the-box negosyo yan. The business started kasi yung parents namin, sila yung big influence sa amin na mag-start ng business na to kasi they are into the food business. So bata pa lang kami, we were already exposed sa mga events and we knew kung ano yung mga elements that will make a party a success. So aside from yung good food, yung magandang sounds, importante din na masarap and out of the ordinary yung drinks. So doon kami nag-focus, kaya we were able to come up with Elation. Saan ka makakakita ng party na dadalhin mismo sa'yo? Mula sa catering, sa drinks, pati sounds and lights, at ambiance. Elation ang bahala dyan. Basically, ang pinoprovide namin is shooters and chocolate fondue. So, for the shooters, we specialize in out-of-the-ordinary kind. So, meron kami yung mga fruity, dairy-based, and coffee-based. Plus, mixed siya with different alcohol bases. Tapos, meron din kami mga dessert shooters like cookies and cream, butterfinger, and even a mixture of peanut butter and banana. We call it Tine's Lunchbox. Then, for the chocolate fondue, we specialize in pure Belgian chocolate fondues ranging from white, semi-sweet, and dark chocolate. Tapos may iba't ibang dippings din like fruits, pastries, and other gourmet sweets. And then kung gusto naman ng clients na meron silang mga certain requests, so we can also tailor fit a package for them. Elation kasi